Amen. Na pag sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo, ito ay isang patunay na nagmamahal tayo sa Kanya. Hindi lang natin sinasabi na mahal natin ang isang tao by word, but in action is that. Hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao, pero sinasabi mo lang sa mga mo, pero hindi naman ginagawa. So, a word without action is that. Patay ang isang salita pag wala ka naman ginagawa. Hindi mo naman pwede sabihin, mahal ko si Joey, pero nag-cheat ka. Diba? Hindi pwede yun. Hindi naman katuloy, hindi man pwede sabihin mo, mahal ko si Lord, pero pag linggo, andun ka pa sa ano, nagsiswimming ka. Hindi naman pwede yun, di ba? Kasi ang totoo, nagmamahal, you will follow the commandments of God. And it's very easy. Ang sabi niya, kung mahal mo ko, sundin mo yung mga commandments ko. Kasi for all the commandments of God is all for the good of us. Lahat ng commandments of Lord is para sa atin, para sa kakabuti natin, at para dadalhin tayo sa kabutihan, hindi dadalhin tayo sa kasamaan. Yun yung commandments ng Lord. No? Alam naman, alam ko, there are many more things na kailangan pa natin i-discover sa commandments ng Lord. At ang sabi niya, alamin natin, my Father will love whoever loves me. Kung sino yung, sabi niya, kung sino nagmamahal sa akin, yung Ama natin ay mamahalin din tayo. As our God is 3-in-1. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen ba? Amen. Amen. Hindi man coffee. Ano ba? I mean, Trinity ang God. God the Father, Son, and the Holy Spirit. Pag-ibig po niya. Amen. Hindi ko, I'm not telling that God is a copy. Ang sabi ko, si Lord is three, but He is only one. Ini-explain ko lang na God, Father, and that. Three God, person, but yes. One, three distinct, but one. More pastor kasi ang three in one. Understand, you are all believers naman. Yes. Most of you know the Trinity. Even the Catholic people know the Trinity. Yes. May tatlo tayo, Father, Son, and the Holy Spirit, and He's just only one in case. Ini-explain naman yan, most of the even Cindy, I'm pretty sure Cindy knows about the Trinity, ini-explain yan, di ba? So, let us not make it the story very long. No, as, ang sabi niya, whoever loves me, mamahalin ng Father, I too will love him and reveal myself to him. Pag mahal mo, yung, mahal mo si Lord, God will ever reveal you even more. Mas maraming i-reveal sa'yo ang Panginoon, kasi the more you become closer to God, mas marami kang maintindihan. That's the reason we need to have devotion or we have time to talk with the Lord. Kasi hindi pwedeng puro gawa lang tayo ng gawa ng church ministry or marami kang ginagawa sa church at sisimbaha, pero wala kang time kay Lord. It's two different things. Kasi hindi yan ang magdadala sa'yo sa langit. God will reveal to you not only by the ministry, by the church, but God also revealed Himself when you was close or you was with Him alone. Mas maraming inireveal ang Panginoon sa'yo pag mag-isa lang kayo na nag-uusap ng Panginoon. That's the reason we really need a devotion or have a prayer alone with God. Kasi hindi naman pwede na mag-asawa kayo tapos maraming ibang titingin sa inyo, di ba? As we are claiming that we are the bride of Christ, pero wala naman tayong time sa groom natin, it's the disconnection ang tawag doon, madi-disconnect tayo. So that's the reason God has said, if magpahal mo ko, you will have gift. Kasi pagmahal natin yung tao, nagigive tayo ng time para sa kanya, di ba? So the best time or the best thing that we can give to the Lord is our time. Kasi everything takes time. When we pray, we need time. When you ask something or do for the ministry, it needs time. So the best thing that we can give to the Lord is our time. Kasi pag pag-pray ka pa lang, kailangan mo ng time eh. Kapag magpunta ka ng church, kailangan mo ng time. Everything must take time. That's the reason many people will say that we need to use our time properly or use it in a right way para hindi ma-waste yung time natin. No? But we are already very long, as was said. Ang pinaka-main purpose na naman ang gusto kong sabihin is, if we love God, we need to obey God, we need to know more God. Kasi alam ko, bawat isa sa atin, hindi natin lubos pang kilala si Lord. Even me, I'm still discovering more, even more kay Lord. Nakilala ko ng Panginoon, but I know every day, there are more things that I need to know, I need to discover, I need to learn. Through the people, through the, sa mga, sa mga tao, okay, okay. Sa mga tao na nakakasalamuhan natin, there are so many things that we need to learn. One thing we can do kapag mahal natin ang Panginoon, hindi naman ganun kabilis yun, but still, we need to take time. Isa lang masasabi ko, we need to give time for the Lord to live. So, He will be able to reveal His love to all of us. Diba? Praise God. Hallelujah, Lord. We bless You. We glorify You, Lord. We thank You for the word today, Panginoon. Thank You for giving us the revelation. I pray, Lord, that all of us will love You even more. We will know You even more, O God. I pray, Jesus, that You will reveal Your soul to all of us, Lord, that we will be able to meet You. We will be able to make our Your standard, Lord. Hallelujah, Jesus. Make us holy, God. Make us righteous as how You created us in the name of Jesus.
Or tinataas ko sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In Jesus' name. Amen. Magsitayin na po tayo, Marat.